narito na ang mga nagbabagang balita. Kaso ng B.1.1.7 variant ng COVID-19 sa Cordillera, nadagdagan pa. 7 empleyado ng La Trinidad Municipal Hall nagpositibo sa COVID-19. Automated payment machine ng Narvacani Locosur, malaking tulong ngayong panahon ng pandemya. 4 patay, 1 sugatan sa aksidente sa Tuguegarao City. Paghahain ng search warrant sa Bulacan, nauwi sa Barilan, suspect patay. Mababawi ba ang perang ipinambayad sa sirang cellphone na ninakaw pala? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Unang bahagi ng pagsasaayos sa sewage ng Burnham Park, patapos na. Sa Smuan, Pampanga Coastland Wetland, ikawalong Ramsar Site sa Pilipinas. The studio of RNG Resort. This is Resort Headlines. Magandang hapon po sa ating lahat. Nadagdagan pa ang kaso ng B.1.1.7 variant ng COVID-19 sa Cordillera. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang 7 empleyado ng munisipyo ng La Trinidad, Benguet. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad, Benguet sa hawaan ng COVID-19 variant na B.1.1.7 matapos makapagtala ang munisipyo ng isa pang karagdagang kaso ng naturang sakit. Ayon kay Mayor Romeo Salda, bagamat nailista mula sa kanila ang karagdagang kaso, ito ay gumaling na. Itong bagong kaso na ako, dati-dating part of family yung B.1.1.7, yung una at saka yung second, na 22 at saka 15 years old. So, naka-recover na naman sila. Out na sila sa Pines Hospital. So, wala naman silang re-contact na ibang kwan. So still, we are on contract tracing and follow up yung status niya. Stable naman yung as report battered by the BHW at saka nurse na in charge doon sa kanila. Okay naman, walang problema. Kasi late yung result nung kwan, galing sa Philippine Genome Center. And wala akong na-receive na text dati-dati kung may B.1.1.7, may text ako kay RD. Sa ngayon, hindi pa masasabi ni Mayor Romeo Salda na mayroong community transmission ng B.1.1.7 sa La Trinidad. Wala naman kasi yung mga direct contact ng mga, yung una, yung family lang naman. So, meron yung mga workers na out of 85, isa lang yung positive naman, yung 85 na worker niya. Yung family members, out of 6, yung tatlo. So, na-contain naman. Yung kwan lang, kasi sabi niya na may dagdag, yung result ng positive specimen nila na dinala sa Philippine Genome Center, ngayon lang lumalabas. Sa ngayon, aabot na sa 7 ang kumpirmadong kaso ng B.1.1.7 sa La Trinidad, Benguet. Samantala, kinumpirma naman ni Mayor Romeo Salda na mayroong mga empleyado nila ang nagpositibo. Yeah, as of yesterday, we have 7 positive case na empleyado sa engineering, MPDO, at saka licensing. So, we cancel na yung one-stop shop for this morning para ma... kasi yung mga direct contact ng mga empleyado, nag-swab sila. So, hanggang ngayon,
Natis sila nung Thursday, Friday, hanggang ngayon wala pa yung result ng swab test nila. So hindi namin sila pinag-report para to minimize further transmission. So we are waiting for the swab test para alam namin kung magre-report sila pag negative sila o positive. So as of now, nung yesterday 7, positive case, yun pa ang inaalam ng mga doctors natin. Bilang pag-iingat na din, naglabas si Mayor Salda ng memorandum order na magsasailalim sa lockdown ang municipal hall at limitado lang ang mga papasok na empleyado. Ito si Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Malaking tulong naman ngayong panahon ng pandemya ang automated payment machine na inilagay sa Narvacan, Ilocos Sur. Narito ang report. Ipinagmalaki ni League of Municipalities of the Philippines o LMP at Narvacan Mayor Luis Chavit Singson sa mga mamamayan ng Burgos at Santa Lucia sa lalawigan ng Ilocos Sur ang kahalagaan ng automated payment machine ng Gracia Telecom na iniinstila sa mga pampublikong lugar ngayon. Ayon kay Mayor Chavit, ito ay may kakayahang magproseso ng mga bank transactions ng karamihan sa mga kilalang bangko dito sa Pilipinas at maging ng mga piling bangko sa labas ng bansa. Ibinibigay ng libre at walang transaction fee ang mga serbisyo nito, maging ang simpleng load sa cellphone. Nagsisilbi din itong payment facility para sa mga serbisyo ng kuryente, tubig, cable TV at iba pa. Amin namin rin tarapin sa provision ng county payment machine o sa rinyo po napintas dito ay ang serbi ka na kayo. So nga, makamunga mayors, maging officialis yun, iso natin maging karis at no, mabater sa ekonomiya ito. Ken, awan tiyan niya ka disgrasya. Tanong biyahin na pa eh, mapanjay ka doon, baka dama disgrasya. Ken, makasave natin time, tiyempo. Tuyen, alpasen, handagurin niya bangkon. So, takyan nga convenient ang may tent niya aming hili. So, naging mayor sa trabaho na may tent, mag-explain naging na taon kung saan pinangusar dami na lumabatar at ekonomiya tayo. Ipinagpasalamat ni Burgos Mayor Nathaniel Escobar ang pagkakainstila ng nasabing makina sa kanilang bayan, lalo na at malayo sila sa mga malalaking syudad. Tabare nga po, kadag iti amin-amin, nga tatao mi dito, kat asidigan, tumeda, pagbayadan, pagbayadan man dito yung programa na kaya nakilao na nga banag kada kami dito yung Ilimia Burgos dito yung may inlands na po Chavit Singson na po. Idinagdag pa ni Mayor Chavit na magkakaroon din ng credit card na pwedeng applyan ng mga ordinaryong mamamayan. Tuloy, kaya nandanto man may loan sa rin kung nga umayduming ko yung Narvacan dahil yung credit card. Narvacan ako, multi-purpose. Card, multi-purpose card. May tentome, ti amin-amin ngayli. Noon niya ti ilim, so tinagam mo. Lako ba ti Burgos? Burgos ako, multi-purpose card. At the bank account dan, at dapay credit card. Kasi credit card din, bank account. Mabalin po pa yung bayad dyan, ti orin yan. Haka masabo ng pangkanyan niya makinan. Inanyayahan naman ni Santa Lucia Mayor Joseph Simon Valdez ang kanyang mga kababayan na tangkilikin ang paggamit ng nasabing makina, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Kasi di ko na nangarod, dahil ito kata malesen ti burden na kiti kakailan tayo, saan dan ngagbiyahe ti adayo, tapno lang iti kasta apandagbayad, whatsoever, dahil ito purposes da. Kaya't dayjay, dakkal sir ti dahil nga banag nga na ipaiti Ilia Santa Lucia. Awisin kayo at usaran tayo dito yung makina. Dakala grasya ka para kadatay amin dito. Kitambok nga makatulong ti adado iti pamilyayo ken kadagiti amin nga kasapulan ti Ilia Santa Lucia. Ang automated payment machine ay magkabalikat na programa ng League of Municipalities of the Philippines at ng Gracia Telecom. Plano ng LMP na makabitan ng automated payment machine ang lahat ng mga bayan at syudad sa buong Pilipinas. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Richard Mangornong para sa Luzon Headlines. Samantala, apat ang patay at isa ang sugatan
sa aksidente sa Tuguegarao City. Ang buong detalye sa report ni Haris Julio. Sa paunang investigasyon ng Tuguegarao City Police, binabaybay ng pick-up ang National Highway ng Barangay Centro 12 bandang alas 11 kagabi nang mawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver. Bumangga sa dalawang magkatabing poste ng kuryente na gawa sa simento at kahoy ang pick-up na naging dahilan naman para mawasak ang harapang bahagi nito. Inabot ng ilang oras bago nakuha ang dalawa sa limang sakay ng pick-up matapos silang maipit. Pero sa kasamaang palad, nasawi pa rin ang apat na pasahero habang patuloy na inoobserbahan ang driver ng pick-up na si Ruel Bambilla. Ang unang naitakbo nila yung mga sakay sa passenger sa likod ng driver ba. Yung dalawa naipit kasi sila kaya hindi di basta-bastang hugutin yung mga yun sir eh. Eh gabi na kasi sir, wala gaanong sasakyan. Nadamay din sa aksidente ang dalawang sasakyan na nakagarahe sa tabing kalsada kung saan ang isa ay nabagsakan pa ng natumbang poste ng kuryente. Nagdulot din ng brownout sa ilang lugar sa Tuguegarao City ang aksidente. Haris Julio para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, nauwi sa Pamamaril ang paghahain ng search warrant sa Bulacan. Patay ang suspect. Magbabalita si Gracie Rutaw. Hindi na nakuhang makatakas pa sa kamay ng batas ang target ng search warrant na si Enrico Villaflores Cuare alias Bulog. Pinawian ito ng buhay matapos makipagpalitan ng putok ng baril sa mga operatiba ng Marilao Municipal Police Station sa Santa Rosa, Juan, Marilao, Bulacan nitong weekend. Isiserve lang sana ng mga pulis ang search warrant kay Cuare nang bigla na lang itong pinaputokan ng mga pulis dahil lang para gumanti ng putok ang mga operatiba na naging dahilan naman ng pagkamatay ng suspect. Na-recover sa crime scene ang isang 9mm pistol at ang caliber 38 revolver at mga basyon ng bala. Samantala, isang kagawad sa Barangay Gabaldon sa Nueva Ecija ang personal na nagsuko ng kanyang homemade caliber 38 revolver na walang serial number sa Nampikuan at Likab, Nueva Ecija. Isinuko ng dalawang residente ang kanilang mga caliber 38 revolver na walang serial number. Habang sa San Isidro, Nueva Ecija, voluntaryong isinurrender ng isang junk shop owner ang kanyang homemade caliber 38 na walang serial number. Grace Rutaw para sa Luzon Headlines. Susunod, mababawi ba ang perang ipinambayad sa sirang cellphone na ninakaw pala? Alamin sa Ikaw at ang Batas. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng diskrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ang bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
Patapos na ang unang bahagi ng pagsasaayo sa sewage ng Burnham Park. Hangad ng proyekto na mapigilan ang pagbaha sa Central Business District. Ang buong detalye sa report ni Charles Limon. Inaasahang malapit nang matapos ang upgrading sa sewage system ng Baguio sa Burnham Park. Ito ay para maprotektahan laban sa pagbaha ang Central Business District. Ayon kay Engineer Bonifacio de la Peña, City Administrator ng Lungsod, malapit nang matapos ang Phase 1 ng proyekto. Ngayon, if the project is within the city, nakikialam na rin tayo, no? We have very, very good coordination with DPWH, lalong-lalo na yung ating si Regional Director Kadafi Tanggol at yung ating District Engineer, si Engineer Zarate, and our Congressman, of course, because the source of funding is coming from the Congress. Maganda ang coordination namin, and take note that we will finish this before the deadline. Nakita nyo, bilis, eh? Ang inilalagay natin dito, sana obserbahan ninyo kasi this is not an ordinary technology. This is a very, very new technology that we introduced. No? Ito pa, makikita nyo, pati yung connection. Yung connection, di ba? Yung mga pipe lang yan, madaling matanggal. Ito, ang connection nito is, heated and welded, parang butt welding. Inaasahang matatapos ang phase 1 ng proyekto bago ang tag-ulan. Saka sisimulan ang phase 2 hanggang phase 3 ng proyekto. Ipinagmalaki naman ni Engineer De La Peña ang isinasagawa ngayong sidewalk improvement ng pamahalaang lungsod. Maglalagay din sila ng mga waiting shed. Practically, I was the one who suggested na ito gamitin na lang natin yung ating porak sand, no? Para medyo rough. Tapos lagyan natin ng tactile sa gitna, no? Pero dati may shade pa yan, eh. May takip. Pinaalis natin lahat yan kasi hindi maganda. Can you imagine na useless din naman yung shade na yan, eh? So, yung sidewalk natin dyan, may naka-incorporate ng mga waiting shed. Maliliit nga lang yung waiting shed, no? We cannot have big waiting shed dito kasi makitid lang naman yung ano natin. We have basically 1.2 meter width lang, eh. So, pag naglagay tayo ng waiting shed, kakainan natin yung bakod. Sakisad, yung bakod ng ni Bishop, nagagalaw na natin, but we are restoring it, no? Pero nag-incorporate tayo ng lay-by. Yung bang hintuan ng mga pasahero at saka yung mga sasakyan ng mga doon maghihintay yung mga pasahero natin, loading and unloading zone. So, take note na lahat ng gagawin natin na sidewalk dito sa Baguio may loading and unloading zone. Ayon kay Bonifacio, balak nilang gawin ito sa lahat ng mga sidewalk sa Baguio para matawag na walkable city ang syudad sa taong 2022. Ito si Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nasubukan niyo na bang alokin ng nakaw na cellphone? O kaya ay bumili kayo ng nakaw na cellphone at nung ginamit niyo ay sira pala ito? So, pwede mo bang ibalik? Pwede mo bang idemanda yung nagtindang magnanakaw sa iyo ng cellphone? Dito sa ating civil code, ito yung sinasabi nilang in pari delicto. Doctrine na kung kayong dalawa ay at fault o kayong dalawa ay may kasalanan, then wala kang marirecover doon sa pinagbilhan mo ng nakaw na cellphone. So, ibig sabihin nito, aside from that, pwede ka pang makasuhan ng anti-fencing law. At aside from that, of course, hindi mo marecover yung binayad mo doon sa cellphone na pinambili mo dahil unang-una, hindi ka dapat bumibili ng nakaw na cellphone. Pangalawa, since illegal yung source ng nakaw na cellphone na yan, eh pareho kayong may kasalanan. So, ang doktrina dito when you go to court, you should go to court with clean hands. Malinis ang iyong mga kamay upang makapaghabla ka ng isang taong niloko ka. So, under this doctrine, meron din nagsasabi na dapat ibalik yung pinambili mo ng nakaw na cellphone under the doctrine of unjust enrichment.
Kasi ngayon, may doktrina rin sa civil code that no person shall unjustly enrich himself at the expense of another. Pero ang problema nga dito, dahil parehong illegal yung napasukan yung transaction, then it will be considered as both of you are at fault. Both of you are in pari delicto. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, bagong gimmick na swak sa mga mahilig sa kape, silipin sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is now accepting applications for the local resident membership. Be a local resident member and you and your dependents, namely your spouse, unmarried sons less than 26 years old, and unmarried daughters, can enjoy these benefits and privileges. The offer shall be made exclusively to Filipino citizens who are bona fide residents of Baguio City or Benguet for the past 5 years, of legal age and of good moral character, and who will meet the application requirements for local resident membership as follows. The applicant shall pay the required local resident membership fee as follows. Avail of a lifetime membership. Be a local resident member. Hurry! Limited slots available. For inquiries, please call our membership office at 074-619-2050-260, Local 3, or email us at member_relations@bcc.com.ph. Video Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatibid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Itinalaga ng ikawalong Ramsar site sa Pilipinas ang Sasmuan Pampanga Coastland Wetland. Magbabalita po si Gracie Rutaw. Ito ang bayan ng Sasmuan. Ipinagmamalaki nito ang 90% na katubigan ng bayan na siyang pangunahing pinagkukuhanan ng pangkabuhayan ng mga taga rito. Dito rin makikita ang ilang bumibisitang migratory birds. Recorded 46% po yung population last AWC ngayong 2020. And then we have 80 species of
migratory birds. Start siya ng October talaga yung migration, and then maglalas siya hanggang March. So talagang nagstay sila. Nitong Pebrero, idineklara ng Department of Environment and Natural Resources sa Quezon City at ng Ramsar Secretariat na nakabase sa Gland, Switzerland na pinakauna sa Region 3 at siyang ikawalong Ramsar Site o Wetlands of International Importance sa bansa, ang Sasmuan Pampanga Coastal Wetlands. Ang alam naman natin, ang isang lugar na na-declare na as a Ramsar Site, ito na yung magiging isa sa mga sentro ng ecotourism. Ekoturismo dito sa lugar na ito. Ang Ramsar site ay it composed of mga maraming bansa, no? About 172 countries na naka-sign sa treaty na pinipili nila yung mga lugar na pwedeng i-declare as a Ramsar. Ito yung mga wetlands of national significance. Kasama na rito ang Sasmuan Bangkong Malapad Critical Habitat and Ecotourism Area, saklaw ng 5 barangay na kasama ng Sasmuan Pampanga Coastal Wetlands. 405 hectares ang laki ng Sasmuan Bangkong Malapad Critical Habitat and Ecotourism Area, kung saan namamataan ng libo-libong migratory birds at bakawan trees. Ang mga pulis dito, pangkalikasan, ika nga, we have partners, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Meron po tayong mga bantay dagat and bantay bakawan na na-organize last 2018. So, with the collaboration pa rin ng DNR, kasama pa rin po namin, partners namin. Hindi lang po nag-iisa ang mga kasama natin sa pag-aalaga nitong lugar na to. DNR, we're gonna compliment yung kanilang law enforcement, because as I said kanina, nagpagawa na kami. We build a monitoring station of DNR here. Binigyan na kami ng fast crab pump boat to start it with. So that yung pagputol-putol ng mga bakawan dito would be minimized, because you can see that we have a law enforcement power, yung DNR, to apprehend yung mga illegal. That probably can complement yung effort being done by the local as well as yung BFAR. At sino man ang makapunta, namamangha sa ganda ng tanawin. Kailangan puntaan ng mga tao sa mga kapampangan. Ayos yung puntaan. Yung mga pamilya, kailangan nilang puntaan para makita nila. Ang ganda, sobra. Ang Ramsar Convention ay nabuo at napagtibay sa Ramsar, Iran noong 1971 na layong mapreserba at maprotektahan ang mga wetlands sa buong bansa. Gracie Rutao para sa Luzon Headlines. Samantala, bagong gimmick na swak sa mga mahilig sa kape ang inumpisahan ng vlogger na si Marley Oppa. Binansagan niya itong coffee tour. Narito ang kwento. Nitong Sabado lang, nagkita-kita ang mga hindi magkakakilala. Pero mabilis nagkapalagay ng loob dahil iisa ang hilig nila, ang maglakwatsa at magkape. Pasimuno ng kanilang pagkikita ang vlogger na si Marley Oppa. Tinawag niya ang kanyang proyekto bilang coffee tour. What inspired me to do this coffee walking tour, the first Baguio-based cafe walking tour, are my travels and my experiences abroad, in Berlin, in London, in Singapore, and especially in Tokyo and Taipei, where there's a great walking tour, volunteer-run culture. And I wanted to replicate this in my new city, the city that I've adopted, as a way to share my experiences and the discoveries that I've been able to discover in this new city. Mula sa isang coffee shop sa kahabaan ng Session Road, naglakad ang mga bagong magkakaibigan patungo sa isa pang coffee shop. Ang pahinga, kwentuhan na may pagbabalik tanaw sa kasaysayan. So, 1906 was when William Howard Taft. At paglanghap ng sariwang hangin sa parkeng, ngayon lang daw nila napasyalan. To make sure that this park is preserved, hindi siya nabibenta sa isang developer, or else it will become just another job. At dahil may pagkahilig sa natatanging arkitektura ng Baguio City ang vlogger at certified international walwal king, ibinahagi ni Marley Oppa ang di maitagong pagkamangha. American style, na cottage type, marami kayo nakikitang ganyan. Kasi yung mga heritage... Enjoying the activity, sir, and it reminisces my college days, kasi we had this, yung tour guiding. We called it Mac Tour, so... Nakakaan lang, nakakamiss. And I've learned everything. Ang dami naming natutunan. And
of course, yung pag-explore dito around Baguio City, like, it feels good to be back like you're a student. Good po. So interesting and unique. Kasi I'm a DOT accredited tour guide din po dito sa Baguio, and this is my first time actually parang focusing on cafes. Usually my focus is on history, you know, heritage, kasi yun naman po yung usually na tour guide, pero possible din pala yung cafe tour dito sa Baguio. Maging ang mga madalas na dadaanan lang ay hindi na pinalampas sa coffee tour. But this is my first time to get inside this place. I just always passing by. We're going to Pakdal, Wright Park, Mansion House. We just pass. We don't mind. That but is very nice inside. So while you are watching me, please come here and visit this place. Pagtuntong sa isang coffee shop, di pa rin inurungan ang isa pang tasa ng kape dahil daw sa nakakapanghalinang bango ng bagong lutong kape. I've been here, I've been living in Baguio na for quite a long time. So in my short time na nabubuhay, na-appreciate ko kasi I get to walk and I get to see the nooks and crannies of Baguio City. Well, thank you very much po at na sa kahit po bago pa lang po ang Tao City. For this year po, na-discover na yun na po agad. So hope po na sana i-visit nyo po ng i-visit and taste po nyo ng yung aming mga coffees, dahil ang specialty nga po namin is coffees, na meron po siyang 3 kinds of coffees na combination po siya. Masarap po talaga yung coffee beans po namin. Pangarap ni Marley Oppa na sa susunod na coffee tour ay madagdagan ang makikibahagi sa kanyang proyekto. Covering as many as 4 to 5 coffee shops. And this is, I think, our second one. And we will only showcase the best of the best of Baguio's coffee scene. So we would really like to grow this community of inspired and involved individuals, not only showcasing the cafes, but also the heritage, the culture, the architecture, and especially the long-standing history of Baguio and why it's special in the fabric of Philippine culture today. Yeah, so my dream is just to start this movement of involved and actively appreciating individuals and citizens. And I hope other people do their own walking tours inspired by this. We are just starting this movement, and I want to have as many Marley Oppas leading their own walking tours, doing walking tours of other parts of the city. Ang coffee tour ay isa lamang sa mga naisip na ambag ni Marley Oppa para mas makatulong sa mga maliliit na negosyante ng Baguio City. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hey guys! Grasya po ito! Lagi ka bang on the go at hanap mo ay balitang sigurado, totoo at walang tinatago? Sa Regional News Group o RNG Luzon, mabilis at accurate na balita, madali niyong ma-access. Pwede via Twitter. I-tweet lang ang inyong sumbong at hinaing using the hashtag RNG Luzon. Instagram, Facebook, at YouTube. Huwag kakalimutang i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong videos. Like, follow, and subscribe ang mga social media accounts ng RNG Luzon.